baka mamaya niyan mapahamak pa tong mga bata rito sa lugar ninyo. Sige na, pasok sa loob. Bilis! Sinabi ko namang huwag kayong pupunta doon! Bakit hindi ka sumunod? Madalas ang panganib. Sadyang nakakasalubong natin sa mga oras na hindi inaasahan. Yung bang bigla na lang bubungad sa harap mo kahit gusto mo lang namang magsaya. At minsan pa, itutula ka ng mga panganib na ito sa bingit ng kamatayan. Sa episode natin ngayon, ating alamin kung paanong nalagay sa matinding panganib ang buhay ng pamilya ng ating letter sender na si Faith. Anong klaseng hilakbot ang kanilang hinarap? Matapos maligaw habang nagbabakasyon, at papaano sila nakatakas? Kung ikaw kaya ang malagay sa ganitong sitwasyon, anong gagawin mo? Pakinggan ang kwento natin ngayong araw at sabay nating namnamin ang kilabot dito lamang sa Kwentong Takip Silim. Hello po, Sir Wilmore. Just call me Faith. I'm from Bataan. Pero itong ikwekwento ko ay nangyari noong magbakasyon kami sa may Batangas. Noong 1998 po ito. 19 years old pa lamang po ako noon. At 17 naman ang kapatid kong si Franz. Gusto lang naman naming magbakasyon magpamilya. Ako, si Franz, tapos ang Mami Nida at Daddy Ugi namin. Balak sana naming mag-night swimming noon. Tapos konting gala na rin. Little did we know, malalagay pala kami sa alanganin dahil sa sinasabing mga aswang. Sisimulan ko po ang kwento ng maligaw kami, Sir Wilmore. Nasa biyahe kami noon papunta sa isang resort sa Batangas. Gamit namin yung van ng family namin. Hindi kasi kabisado ng daddy ang daan. Kaya tuluyan na kaming naligaw ng magtatakip silim na. Nagtalo-talo pa nga kami nang huminto ang van. Kasi iihiraw si Franz. Sabi ko naman kasi sa'yo, dapat lumiko na tayo doon kanina eh, hindi ka nakinig. Kaya ito ngayon tayo sa lugar na hindi natin alam. Bakit? Kung lumiko ba tayo doon, sigurado ka makakarating tayo? Eh, pare-pareho lang naman tayong hindi kabisado tong lugar na to. Mommy, Daddy, ano ba? Hindi naman natin mahahanap ang daan kung mag-aaway kayo dyan eh. Nandito tayo para mag-enjoy, hindi para magtalo-talo. Pagsabihan mo yung tatay mo. Lakas loob, piliin yung lugar na hindi naman pala alam. Oh, but, eh ikaw nga tong... Ma'am, Dad, tignan nyo dun sa may palikong kalsado. May prosesyon ng patay. Hmm? Prosesyon ng patay? San ba? Huwag nyo nang tingnan, ano ba? Baka
baka mamaya niyan sumama yung kaluluwa niyo doon. Ha? Paano pong sasama? May mga matatandang paniniwala kasi na kung titingin ka raw sa prosesyon ng patay tapos hindi ka naman kasali doon, sasama raw yung kaluluwa mo. Kaya mas mabuting wag na lang natin tingnan. Lo, may ganun? Hindi naman siguro totoo yun, Dad. Totoo man o hindi, mas mabuti pa rin na sumunod na lang. Wala namang mawawala kung susundin eh. Ah, sige na, tama na yan. Maghanap na lang muna tayo ng mapapagtanungan dito. Baka may makapagturo sa atin ng tamang daan. Doon po, Ma'am. May nakita akong tindahan. Bilhin na rin tayo ng malamig na soft drinks. Pampalamig lang ng ulo nyo. Bumaba nga po kami ng van para puntahan ang tindahang nakita ni Franz. Naabutan namin nagsasara na yung tindera. Nakapagtataka kasi, kakaalasing ko pa lang naman ang hapon. Nang magtanong naman si Daddy sa matanda kung saan ang tamang daan, nagulantang kami nang bigla na lang kaminitong sermonan. Keso bakit daw naisip pa naming magkagala gayong malapit ng dumilim? Gusto raw ba naming matulad sa pinuprosesyong patay na pumanaw matapos atakihin ng aswang? Natigilan kami. Habang dali-daling itinuloy ng matanda ang pagsasara ng kanyang tindahan. Wala naman kaming magawa kundi bumalik na lang sa van. Natanaw pa nga po namin ang prosesyon ng patay na dumaan sa mismong kinaroroonan namin. Naghagis na lang ng barya sina Mami at Daddy doon sa daraanan ng karo at naghintay na lumagpas ito. Problema ng mga tao rito. Ang biwirdo. Sinabi mo pa. Binalaan tayong huwag magagagala, pero di naman sinabi kung saan ang tamang daan. Tsaka, aswang? Ano yun? Anong taon na? May ganun pa ba? Kailangan na talaga nating makahanap ng matutuluyan bago kumagat ang dilim. Mukhang alanganin yung lugar tong napuntahan natin eh. Huwag mo sabihin, naniniwala ka dun sa matanda. Oo nga naman, Mami. Hayaan nyo na lang yung kawirduhan ng mga taga rito tapos hanapin na natin ulit ang daan. Ah, anong hayaan? Eh paano kung salakayin tayo ng aswang dito? Mahal, walang aswang, okay? Kaya mo na, mahanap din natin ang pakay nating resort. O kung hindi man, siguradong may makikita rin tayong iba. At kung wala na talaga, malaki naman tong van. Makakatulog tayo ng mahimbing dito. May mga baon din namang... Ay! Nasisiraan ka na ba, Ogie? Sige, ipagpalagay nating hindi totoo ang mga aswang. Paano kung may mga masasamang loob naman ang manggulo sa atin? Tandaan mong kasama natin tong mga anak natin, ha? Okay lang sana kung tayo lang nandito sa gitna na kawalan tapos sasabihin mo yan. Ay, ayan na naman talaga. Kayo eh. Hindi ba pwedeng huwag kayong magsagutan kahit isang oras man lang? Oo na, sige na. Haanap tayo na matutuluyan. Pero syempre, mas okay pa rin kung resort ang matsambahan natin. Oo na, sige na. Baka gabihin pa tayo ng husto. Bumalik na nga po kami sa biyahe. May nadaanan kaming ilang kabahayan, pero pawang mga nakasarado.
Pagkatapos ay nakarating kami sa bahaging maraming puno sa gilid ng daan. Inabot na nga po kami ng dilim at nawala na nga ng pag-asang may mahahanap pang matutulugan. Hanggang sa biglang pinahinto ni Daddy ang van at itinuro niya ang isang maliit na karatula. Nakapako lamang ang karatula sa isang maliit na puno ng nyog. Tinuturo nito ang isang beach resort na naroon daw sa kabilang bahagi ng Nyogan. Hindi ko na nga alam po sasabihin ang pangalan ng resort bilang respeto sa nakilala naming katiwala ng lugar. Nagdadalawang isip pa kami noon kasi hindi kami sigurado kung magandang resort ba yon. Pero dahil nga gabi na, pinili na lang naming suungin ang Nyogan para makarating sa beach. Iniwan lang namin ang van sa kalsada kasi hindi ito pwedeng pumasok pa loob. Ay, Diyos ko. Malayo pa ba? Mukhang minamalas talaga tayo ah. Hindi ako sigurado pero mukhang yun na yata yun. Yung parang mga bahay o cottage na nasisinagan ng buwan. Batay sa tunog ng dalampasigan, mukhang malapit na rin naman tayo. Ay, Dad, may tao rin o. Baka pwede tayo magtanong. Matandang babae? Teka. Lola! Magandang gabi po. Magtatanong lang sana kami. Magandang gabi rin, mga anak. Ay, may maitutulong ba ako sa inyo? Lola, may nakita po kasi kaming karatula doon sa may kalsada. May resort daw dito? Ah, oo, meron nga. Ako ang katiwala sa resort ngayon. Kaya lang, di ako nakapaghanda eh. Makakapaghintay ba kayo? Sandaling linis lang naman, tapos ihahanda ko ang mga higaan. Ay, sa wakas, mabuti naman at makakapagpahinga na rin. Sige lang po, Lola. Makakapaghintay naman kami. Ayun! Sige, tuloy kayo. Pwede kayong maligo sa dagat. Magpahinga o mag-ihaw at kumain. Meron din akong konting na itabing isda at karni ng baboy tapos sa mga soft drinks. Pwede niyong bilhin. Yun oh, soft drinks. Kanina pa nanunuyo ang lalamunan ko eh. Pero, isa lang sanang pakiusap ko sa inyo, ha? Ano po yun, La? Huwag na huwag kayong lalagpas sa nasasakupan ng lugar namin. Doon sa mga kawayang bakod, sa bandang kanan kung nakaharap ka sa dagat. Yung bahaging marami ng damo at malalaking mga puno, ha? Bakit po? Anong meron doon? Ay, hindi nyo na kailangang malaman. Basta, sundin nyo na lang ang sinasabi ko. Ayos ba? Pinatuloy nga po kami ni Lola Iska, Sir Wilmore. Ang katiwala ng nasabing resort. Pagpasok namin, agad kaming namangha sa lugar. Oo, napakasimple lang nito. Dalawang kahoy na closed cottage at limang open cottage lang. Pero napakalinis at maayos. Kumpleto rin ang amenities, gaya ng shower rooms at kahit ihawan. Ang ipinagtataka lang namin, kami lang ang guest na naroon. Bukod kay Lola Iska, wala talagang ibang tao sa beach resort. Puro kakahuyan din ang likod at magkabilang bahagi. Lalo na doon sa sinasabing huwag pupuntahan. Niligpit na nga po namin ang mga gamit namin at saka naghapunan. Si Lola Iska naman,
ay pumunta sa tinutuluyan niyang bahay na nasa loob din ng property. Pagkatapos kumain, nagpahinga lang kami ng konti. Tapos ay lumusong na kami at napakalamig ng tubig dagat. Ang saya-saya namin kasi napakaganda talaga ng beach noon. Ang saya rito, Mami! Ang tagal na natin hindi nakakapag-bonding ng ganito. Kaya nga eh, ang ganda-ganda pa ng lugar. Malinis ang tubig, bilog na bilog ang buwan, at preskong tingnan ng mga kakahuyan, tapos solong-solo pa natin. Bulaga! Daddy, nanggugulat ka naman eh! Huwag kang ang ganyan, Ogi. Mamaya niyan, mapagkamalan ka pang sokoy. Teka, saan si Franz? Ang sabi, magbabanyo lang daw. Pero kanina pa yun eh. Nako, baka may ginawa na namang kalokohan yun. Tawagin mo nga, Faith! Umahon ako at pumunta sa cottage na inukupahan namin para tawagin ang bunso kong kapatid. Pero wala naman po siya sa loob. Hinanap ko rin sa paligid ng resort pero wala talaga. Hanggang sa umahon na rin sina Danny para tulungan akong hanapin si Franz. Pupunta na sana kami sa Nyugan palabas ng resort nang biglang pumailan lang ang malakas na sigaw ng kapatid ko mula sa kung saan. Pagkatapos ay nakita naming tumatakbo ito pabalik sa resort. Galing sa bahaging bawal puntahan. Halatang takot na takot at duguan din ang braso. Mami! Daddy! Ate Faith! May halimaw! May halimaw doon sa cabin! Ano bang halimaw yung sinasabi mo? Tsaka, anong cabin? Daddy! May halimaw! May halimaw! Franz, uminahon ka nga! Hindi namin maintindihan yung pinagsasabi mo eh! Ano bang halimaw? At, hoy! Ano nangyari dyan sa braso mo? Diyos ko! Ang laking sugat niya na! Saan mo ba nakuha to? May halimaw nga po dun sa kabilang bahagi ng resort. Binuksan ko yung parang cabin doon tapos may lumabas na halimaw. Inatake ako tapos parang nataranta nang napasigaw ako. Diba? Sinabi ko naman huwag kayong pupunta doon! Bakit hindi ka sumunod? At paano nabuksan niyo yung kulungan ng aswang eh? Nakakandado naman yon. Lola Iska, kulungan ng aswang? Ang sabihin mo, pasaway kang bata ka at sinira mo yung kandado. Ngayon anong nangyari? Dapat lang sa'yo yan, hindi ka nakikinig. Matigas ang ulo! Teka, Lola, ano po bang sinasabi niyo? Hindi mo alam anong aswang! Ako, wag mo ako pinaglololoko, ha? Hala, sige! Mag-impake na kayo at kailangan nyo lang makaalis agad. Dahil kung hindi, papatayin kayo ng halimaw na yon. Lola, ipaliwanag nyo naman ang... Sige na! Kita ko nangangalaiti na talaga ang matandang katiwala ng resort, Sir Wilmore. Kinabahan naman kami. Kaya't dali-dali na kaming nagbanlaw at nag-impake. Bagamat galit pa rin, nilagyan naman ng benda ni Lola Iska ang sugat ni Franz. Pagkatapos ay pinahiran niya kaming apat ng dinurog na bawang sa noo. Ayaw pa nga sanang magpalagay ni Daddy, pero sinabihan siya ni Mami na sumunod na lang. Nakatanaw lang sa amin si Lola Iska nung lumabas kami sa bakod ng resort. Balot kaming pagtataka nang magsimulang tahakin ang daan na may Nyugan.
maliban na lang kay Franz na nangangatog pa rin. Ilang saglit pa po, naulinigan lang namin ang tunog na tila umaangil na hayop. Doon din po ay lalong nanginig si Franz at taranta kaming sinabihang magmadali. Anong tunog yun? Ayan na. Ayan na siya. Ayan na yung halimaw. Bilisan na natin, Mami. Daddy, bilisan na natin. Anak, huminahon ka nga. Ano ba kasi ang halimaw na yan? Yun ba yung umaangil na yun? Nakakatakot. Parang mabangis na hayop. Bilisan na natin. Papatayin tayo niyan. Mamamatay tayo. Hindi talaga maganda ang kutob ko rito eh. Basta, bilisan na lang natin, Ogie. Palagay ko talaga. Ano to? Ah! Agad na pasigaw ng malakas si Mami Nida dahil sa nakita. Kahit ako ay naduwal din. Tapos, nasuka sa may gilid. Sa gitna po kasi ng daan ay may bangkay ng isang biik. Natatanglawan ng malamlam na liwanag ng buwan. Lasog-lasog ang katawan nito at wak-wak ang tiyan. Nagkalat pa po ang laman loob at dugo sa paligid. Tapos may mga patak din ng dugo na tumuloy papasok sa nyugan. Meron nga rin sumaboy sa bandang ibaba ng mga punong katabi ng patay na baboy. Muli na naman naming narinig ang angil mula sa kakahuyan. Napalingon kami. At sa pagkakataong yun, may naaaninag na kaming kung anong nilalang na naroon. Hindi namin makita ng malinaw ang kabuuan ng katawan kasi madilim sa kinaroroonan nito. Pero natatanaw namin ang namumula nitong mga mata, pati ang hugis ng aninong parang isang napakalaking aso. Anong klaseng hayop yan? Ang laki namang aso niyan! Aswang! Aswang yan! Tumakbo na tayo, bilis! Pero Mami, paano kung aso lang pala yan? Makahabulin tayo kapag tumakbo tayo! Huwag ka nang umangal! Hindi tayo gagalawin yan dahil sa bawang na nilagay ni Lola Iska sa mga noo natin. Dali na! Ayoko na! Ayoko na! Hoy! Franz! Hintay! Ramdam na ramdam namin gustong gusto na kaming atakihin ng malaking aso, Sir Wilmore. Pero kapansin-pansing hindi ito makalapit sa amin. Kaya naman, sumunod na kami kay Franz sa pagtakbo. Sandali nga lang kaming napahinto nang makakita na naman ng isa pang patay na hayop sa daan. Takbo lang kami ng takbo. Sunod lang din ang sunod sa amin ang aswang na naliliwanagan ng buwan. Isang itim na aso kung titingnan, pero napakalaki nito at nananayo ang mga balahibo. Hindi nga lang talaga ito makalapit. Sabi nga ni Mami, dahil daw yon sa pinahid na bawang ng matandang katiwala sa amin. Pagkarating namin sa may sakyan, nakakita pa kami ng patay na manok. Sa may gulong nito, may bahi din ng dugo ang bandang gilid. Mami, Daddy, anong gagawin natin? Papatayin tayo ng halimaw, papatayin tayo! Huwag mo nang pansinin yung dugo. Sige na, pasok sa loob! Bilis! Agad pinaandar at pinaharurot ni Daddy ang sakyan, Sir Wilmore. Kita pa naming nakatanaw lang sa amin ang itim na aso. Pare-pareho kaming nangingilabot. Bagamat hindi pa rin kumbinsido si Daddy Ogie na aswang ngayon. Baka naman daw kasi
asong ululang yon na ikinulong ng matanda. Pero wala namang maisagot kapag tinatanong namin tungkol sa mga bangkay ng hayop at nagkalat na dugo. Mga kalahating oras din kaming bumiyahe bago may nahinto ang isang karinderiya. Doon na kami nagtanong kung saan may matutuluyang kwarto para sa gabi. Umagaw nga lang nang pansin namin ang nagkakagulong kalalakihan sa may di kalayuan. Subukan niyong magtanong dyan sa bahay sa may kanto, yung may puno ng makopa. Paupahan kasi yan eh, pero baka pumayag kahit isang gabi lang. Taasan niyo na lang siguro ang bigay kung kaya. Salamat po, Manong. Upos na po kasi kami talaga sa mga kamalasan ngayong gabi na to eh. Bakit? Ano bang nangyari sa inyo? Para kayong mga sinalanta ng bagyo ah. Naku, wag na po kayo magtanong, Manong. Basta, hinabol kami ng matinding panganib. Anong nangyayari doon? Wag niyo na rin itanong. Baka hindi niyo rin gusto yung malaman. Baka magulat lang kayo. Nako, Manong. Sa tindi ng kamalasan namin ngayong gabi, wala na kaming ikagugulat. Gusto lang naming malaman. Kasi baka mamaya niyan, mapahamak pa itong mga bata rito sa lugar ninyo. Hindi yan. Albularia naman yung may-ari ng paupahang tinuro ko eh. Eh, ano namang kinalaman ng albularia sa usapan, Manong? Ay! Oo na, sasabihin ko na. Dito kasi sa lugar namin, dito tsaka sa mga karatig baryo, nananalanta na naman yung mga aswang. Aswang? Kaya nagkakagulo yung mga yan. Kasi may nadadaling mga hayop ang mga demonyo. Pinapatay nila yung mga baka, baboy, kambing at manok. Nasisira yung kabuhayan ng mga tao. Idagdag pa ang takot na baka may mapatay ng tao ang mga yun. Seryoso ba kayo, Manong? Ayos lang kung hindi kayo maniwala. Hindi ko naman kayo masisisi. Hindi po kasi yun eh. Ang totoo, may nakainkwentro po kasi kaming aswang kanina. Ano ka mo? Dahil sa narinig, dali-dali kaming sinamahan ng tindero sa bahay ng albularya. May kailangan daw kasing gawin para siguraduhin hindi kami mahanap ng aswang na humahabol sa amin. Maski si Daddy ay hindi na tumutol sa ginawa sa aming orasyon. Nakapagpahinga naman kami noong gabing yon. Hindi nga lang kami nakatulog ng malalim. Kasi natatakot kaming baka may dumating na namang halimaw. Nang sumikat ang araw, maayos naman po kami nakabiyahe. At nakarating din kami sa resort na pakay namin. Gusto na nga po sanang umuwi ni Mami, pero pinilit ni Daddy na kailangan naming mag-relax matapos ang lahat. Good choice naman po. Kasi nag-enjoy naman kami malayo sa mga sinasabing aswang. Sa ngayon ay may kanyang-kanyang pamilya na kami ni Franz. Pero hindi pa rin talaga namin makakalimutan ang dinanas namin noong gabing yon. Naikikwento pa nga ni na Mami at Daddy sa mga apo nila eh. Nagsimula bilang panakot, pero kinapulutan din ang aral paglaon. Palaging mag-ingat sa mga lugar na hindi natin kabisado.
Sir Wilmore, hanggang dito na lamang po ang kwento ng pamilya namin. Sana ay may natutunan po tayong lahat. Sa mga listeners naman, comment-comment na lang po ng mga opinion ninyo tungkol sa mga aswang. Interesado po kaming malaman, lalo na sa mga totoong aswang experiences ng iba. Maraming thanks po, kwentong Takip Silim. At ngayon mga kaibigan, narito na tayo sa paboritong shoutout portion ninyo. Shoutout going out to Barakil Family, Grisa Fenes, Bogs Guapo, Mary Jean Monteclaro, Kalamba Ryan, Angie Paclib, Mary Stolen, Ann May Sonyo, JP Pudales, Darren Navi, Bobby Ong Sueco, Arcel Daug Daug. Magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Janelle Miller at Imelda Colocar. Sabi ni Janelle, speechless talaga ako sa pagkakapresent ng kwento. Mula sa script writing, narration, sound effects, editing, music background at sa mga voice talents, pati na rin sa graphics, the best talaga kayo dito sa YouTube. Mabuhay and more power to the whole team. Sabi din ni Imelda, hello po sa mga avid listener ng kwentong Takip Silim. Lagi akong na-excite makinig dito sa kwentong Takip Silim kasi magaganda ang mga true horror stories ng mga sender, pero also magagaling din po ang mga narrator. Kaya lagi ako nakatutok dito sa kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot. Kahit may ginagawa ako sa aming bahay, lagi ako nakikinig ng mga kwento sa kwentong Takip Silim. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plopino. Nagpapasalamat.